Ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, unang kabanata. Mula kay Pablo na tinawag ng Diyos ayon sa kanyang kalooban upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na si Sostenes. Para sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa inyo na mga hinirang ng Diyos na maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Gayon din sa lahat ng tao na nasa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ni Jesucristo na Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang ibinigay niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya't hindi kayo nagkukulang ng anumang pagpapala habang hinihintay ninyong bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristong ating Panginoon. Mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa isipan at maging sa layunin. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko. Ang sabi ng isa, kay Pablo ako. Ang sabi naman ng isa pa, ako'y kay Apollos. May iba pa rin nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pang, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo bang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismohan ba kayo sa pangalan niya? Salamat sa Diyos at wala akong binautismohan sa inyo maliban kina Crispo at Gayo. Kaya hindi ninyo masasabing kayo'y binautismohan sa aking pangalan. Ako nga rin palang nagbautismo sa pamilya ni Estepanas. Maliban sa kanila, wala na akong natatanda ang binautismohan ko. Sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng magandang balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng tao. Nang sa gayon, ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. Ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit sa ating mga naliligtas, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong, ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mauhusay na debatista sa daigdig na ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintulutang siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral. Nasa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griyeko. Ngunit, ang ipinapangaral namin ay si Kristong ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo'y isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit, sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griyeko, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos.
sapagkat ang inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marurunong, makapangyarihan at maharlika sa paningin ng tao. Pinili ng Diyos ang itinuturing ng tao na mga hangal upang hiyain ang marurunong. At pinili niyang itinuturing ng tao na mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga itinuturing na hamak, walang halaga at walang kabuluhan sa sanlibutan ito, upang gawing walang saysay ang pinapahalagahan ng sanlibutan. Kaya't walang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na Siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y pinawalang sala ng Diyos. Ginawang banal at iniligtas. Kaya nga, tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng sino mang ibig magmalaki. Ikalawang Kabanata. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na plano ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ipapangaral sa inyo kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya't ako'y nangihina at nanginginig sa takot nang humarap sa inyo. Ang pananalita ko at pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng pangungusap na batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng kapangyarihan ng Espiritu. Upang ang inyong pananampalataya ay maging ayon sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Sa mga matatag na sa buhay espiritual, ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Subalit, hindi karunungan ng sanlibutan ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas. Ang ipinapahayag namin ay ang lihim na karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una, ngunit itinalaga na niya para sa ating ikaluluwalhati bago paligkain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon. Sapagkat kung naunawaan nila iyon, ay hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tainga, na hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritong nakakasaliksik ng lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao, maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos, maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu ng Diyos, upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Sa mga nagtataglay ng espiritu, ang ipinapaliwanag namin mga katotohanan ng espiritual. Ang ginagamit namin ay mga pananalitang turo ng Espiritu at hindi ayon sa karunungan ng tao. Sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang
sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay. Ngunit, walang sino mang makakaunawa sa kanya. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Ikatlong kabanata. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya yon. At hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay tanda na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinasabi ng isa, ako'y kay Pablo, at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi ba tanda yan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sino ba si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos. Inakay namin kayo sa pananampalataya kay Kristo at ginawa ng bawat isa sa amin ang gawaing ibinigay ng Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay parehong manggagawa lamang, at bawat isa'y tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagsisikap. Kami kapwa manggagawa ng Diyos, at kayo ang kanyang bukirin. Kayo rin ay gusali ng Diyos, ayon sa kakayahang ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyong maaaring ilagay liban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesucristo. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak, o mahalagang bato. Meron namang gumagamit ng kahoy, damo, o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat maahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong yan. Huwag dayain ninuman ang kanyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, aminin niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong. Sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Hinuhuli niya ang marurunong, sa kanila na rin katusuhan. Gayun din, alam ng Panginoon ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan. Kaya't huwag ipagmalaki ninuman ang nagagawa ng tao. Para sa inyo ang lahat ng ito, si Pablo, si Apolos, at si Pedro, ang sanlibutang ito, ang buhay, ang kamatayan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap. Lahat ng ito'y para sa inyo, at kayo'y para kay Kristo, at si Kristo na may para sa Diyos. Ika-apat na kabanata. Dapat ninyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga lihim ng Diyos. Ang katiwala'y kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo
o ng alinmang hukuman ng tao. Kahit ako'y hindi humahatol sa aking sarili, kahit na walang umuusig sa aking budhi, hindi yun nangangahulugan na ako'y wala ng kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong hahatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayoy natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong yun, bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng papuring nauukol sa Kanya. Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan, upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang, "Sumunod kayo sa patakaran." Huwag ninyong ipagmamalaki ang isang tao kung hahamakin naman ninyo ang iba. Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo'y bigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang yon na parang hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisihan na. Mayayaman na pala kayo. Kayo pala'y nag-ahari na kahit hindi kami tumulong sa inyo. Sana ngay naging hari na kayo upang kami man ay maghari ding kasama ninyo. Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan. Isang panoorin para sa sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo. Kayo na may marurunong dahil kay Kristo. Mahihina kami, kayo na may malalakas. Hinahama kami, kayo na may pinaparangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Kami pinapahirapan at walang matirhan. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, tinitiis namin yon. Malumanay kaming sumasagot sa mga naninira sa amin. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan. Pinakahamak sa lahat ng tao sa daigdig. Ito'y isinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng 10,000 tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang inyong Ama. Sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus, sa pamamagitan ng magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Kaya't isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Papaalalahanan niya kayo tungkol sa mga patakaran ko sa buhay, sa pagsunod kay Kristo Jesus. Ang mga patakaran ding yan ang itinuturo ko sa bawat iglesia sa lahat ng dako. Nagmamataas ang ilan sa inyo, dahil ang akala nila'y hindi na ako pupunta riyan. Ngunit kung loloobin ng Panginoon, ako'y pupunta riyan sa lalong madaling panahon. At titingnan ko kung anong kapangyarihan ang ipinagmamalaki ng mga yan. At hindi hanggang sa salita lamang. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ano ang gusto ninyo? Pupunta ba ko riyang may dalang pamalo? O taglay ang diwa ng pag-ibig at kahinahunan? Ikalimang kabanata. Nakarating sa akin ang balita na isa sa inyo ay gumagawa ng napakasama. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. Nakukuha pa ninyong magmalaki? Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa ng ganoon. Kahit na wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan na rin ako.
ang gumagawa niya ay hinatulang ko na sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa Espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong yan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang Espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Alisin ninyo ang dating pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may dating pampaalsa na sagisag ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Sinabi ko sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga nakikiapid. Hindi mga paganong nakikiapid, sakim, magnanakaw, o sumasamba sa Diyos-Diyosan ang tinutukoy ko. Sapagkat para sila'y maiwasan, kakailanganin ninyong umalis sa mundong ito. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit nakikiapin, sakim, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nanlalait, naglalasing, at nagnanakaw. Ni huwag kayong makikisalo sa ganyang uri ng tao. Kung sa bagay, wala akong karapatang humatol sa mga hindi Kristiyano. Ang Diyos ang hahatol sa kanila. Hindi ba ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan? Sabi nga sa kasulatan, itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo. Ika-anim na kabanata. Kung may reklamo ang sino man sa inyo laban sa kapwa Kristiyano, bakit siya nagsasakdal sa mga hukom na hindi Kristiyano? Sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng kaso nila. Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang ahatol sa sanlibutan? Kung kayo ang ahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ng ganyang kaliit na bagay? Hindi ba ninyo alam na hahatulan natin ang mga anghel? Gaano na lang ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung may mga kaso kayo, bakit ninyo ito idinudulog sa mga taong hindi kinikilala ng iglesia? Dapat kayong mahiya. Wala bang isa man lang sa inyo na marunong mag-ayos ng awayan ng magkakapatid? Bakit nagsasakdal kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid? At sa harapan naman ng mga hindi mananampalataya, ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyo. Bakit hindi na lamang kayo magtiis kung kayo'y inapi? Bakit hindi na lamang kayo magpalamang? Subalit kayo pa ang nangaapi at nandaraya. Kahit sa iba ninyong mga kapatid sa pananampalataya, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo hindi linis na sa inyong mga kasalanan at ginawa kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na rin kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. May magsasabi, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko rin sabihin, maaari akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan,
at ang tiyan ay sa pagkain. Totoo yan. Ngunit parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa pakikiapid, kundi para sa paglilingkod sa Panginoon. At ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoon, at tayo man ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ni Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ni Kristo upang gawing bahagi ng katawan ng isang masamang babae? Hindi maaari yan. Hindi ba ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng masamang babae at nang nakikipagtalik sa kanya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalaway magiging isa. Ang nakikipag-isa naman sa Panginoon ay nagiging kaisa niya sa Espiritu. Huwag kayong makikiapid sa ibang kasalanang ginagawa ng tao ay hindi nadudungisan ang katawan niya. Ngunit ang nakikiapid ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santong nasa inyo at ibinigay sa inyo ng Diyos? Ang inyong katawan ay hindi na talagang inyo, kundi sa Diyos. Tinubos niya kayo ng malaking halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Ikapitong Kabanata. Tungkol naman sa nilalaman ng inyong sulat, sinasabi ko sa inyo na mabuti sa isang lalaki ang huwag mag-asawa. Ngunit, para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae ay dapat magkaroon ng sariling asawa. Dapat to pa rin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa. At gayon din naman ang babae. Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang maiyukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Ang sinabi ko'y hindi utos, kundi pag-unawa sa inyong kalagayan. Ibig ko sanang ang bawat isa ay makatulad ko. Ngunit may kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos at ang mga ito'y hindi pare-pareho. Ito naman ang masasabi ko sa mga walang asawa at sa mga byuda. Mabuti pa sa kanila ang manatiling walang asawa, tulad ko. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa sila. Mas mabuti ang mag-asawa kaysa mag-apoy sa matinding pagnanasa. Ito naman ang iniuuto sa mga may asawa. Hindi mula sa akin, kundi mula sa Panginoon. Huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa. Ngunit, kung siya hihiwalay, manatili siyang walang asawa o kaya'y muling makipagkasundo sa kanyang asawa. At huwag namang hihiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Kung ang isang lalaking sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at ibig ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap din sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, ay hindi magiging malinis sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit, ang totoo, ang mga ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kung ibig namang humiwalay ng asawang hindi sumasampalataya sa kanyang asawang sumasampalataya, hayaan ninyo siyang humiwalay. Sa gayong mga pagkakataon, ang inihiwalayan ay malaya na, sapagkat tinawag kayo ng Diyos upang mamuhay ng mapayapa. Anong malay ninyo, mga babae?
baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayong mga lalaki, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. At magpatuloy sa dati niyang kalagayan noong siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Kung ang isang lalaki ay tuli nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag niyang alisin ang mga tanda ng pagiging tuli. At kung hindi naman, huwag na siyang patuli. Hindi mahalaga ang pagiging tuli o hindi tuli. Ang mahalaga'y ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa dating kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba'y alipin nang tawagin ng Diyos? Huwag mong intindihin yon. Ngunit kung may pagkakataon kang lumaya, samantalahin mo. Ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayon din naman, ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Malaking halaga ang itinubo sa inyo ng Diyos. Huwag kayong paalipin sa mga tao. Mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay nang kayo'y tawagin, manatili kayo sa pakikiisa sa Diyos. Tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit, magbibigay ako ng aking kuro-kuro bilang isang taong mapagkakatiwalaan sapagkat kinahabagan ako ng Panginoon. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangaring magkaasawa. Ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga'y mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito. At iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon. Kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nananangis na parang di nananangis. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak. Ang namimili na parang walang ari-arian. At ang mga may tinatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito binibigyan ng halaga. Sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y hindi na magtatagal. Ibig kong malayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon. Sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito. Sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayun din naman, ang pinagkakaabalahan ng dalaga o ng babaeng walang asawa ay ang mga bagay ukol sa Panginoon. Sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit, ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito. Sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Tungkol sa magkatipan na nagkasundong di pa pakakasal, kung inaakala ng lalaki na nagkakaroon siya ng masidhing pagnanasa sa kanyang katipan, bagay na dinararapat, at dahil dito'y kailangang pakasal sila, ituloy nila ang dati nilang balak. Pakasal sila, hindi ito kasalanan. Kung talaga namang ayaw na niyang pakasalan ang kanyang kasintahan at walang dahilang nakakapilit sa kanya at kaya naman niyang pigilin ang sarili, tama lang na hindi niya pakasalan ang kasintahan. Kaya nga, mabuti ang magpasyang pakasalan ang kanyang kasintahan. Ngunit, mas mabuti ang hindi mag-asawa. Ang babae ay nakatali sa kanyang asawa habang nabubuhay ito. Kapag namatay ang lalaki, ang babae
ay malaya ng mag-asawa sa sinumang maibigan niya. Ngunit, dapat ay sa isang Kristiyano. Subalit, higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang byuda. Yan ang palagay ko. At sa palagay ko naman, ay nasa akin din ang Espiritu ng Diyos. Ikawalong Kabanata. Ibig naming ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Judea. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili. Una sa Panginoon, at pagkatapos, sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan namin si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na mayaman, nagpakadukha siya upang mapayamang kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Kaya ito ang payo ko. Ipagpatuloy ninyo ang inyong pangungulekta na sinimula noon pang isang taon. Kayong nanguna, hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagbabalak. Kaya't ituloy na ninyo ito. Ang sigasig na ipinakita ninyo noon ay ipagpatuloy ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong guminhawang iba at mabigatan naman kayo. Masagana kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipo ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipo ng kaunti ay hindi naman kinulang. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya si Tito ng pagmamalasakit para sa inyo, na tulad din ng pagmamalasakit ko. Hindi lamang niya pinaunlakan ang aming pakiusap, kundi sa kagustuang makatulong sa inyo, nagpresinta pang siya ang pupunta riyan. Pinasama namin sa kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng iglesia dahil sa kanyang pangangaral na magandang balita. Hindi lamang yan, siya'y hinirang ng mga iglesia upang maglakbay na kasama namin at tulungan kami sa pangangasiwa sa gawain ito. Ang ganitong paglilingkod ay para sa ikadadakila ng Panginoon at sa aming marubdob na hangaring matulungan kayo. Nag-iingat kami upang walang masabi ang sino man tungkol sa pangangasiwa namin sa malaking abuloy na ito. Ang layunin namin ay magawa ang tama, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi maging sa paningin ng mga tao. Kaya sinusugo namin kasama nila ang isa pa nating kapatid na subok na namin sa maraming pagkakataon. At lalong masigasig sa pagtulong ngayon dahil sa malaking tiwala niya sa inyo. Tungkol kay Tito, siya ang kasama ko at kamanggagawa sa pagtulong sa inyo. Tungkol naman sa mga kapatid na kasama niya, sila'y mga sugo ng mga iglesia sa ikararangal ni Kristo. Kaya't ipadama ninyo sa kanila ang matapat ninyong pag-ibig upang makita ng mga iglesia na hindi kami nagkamali sa pagmamalaki tungkol sa inyo. Ikasyam na Kabanata. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Kung ayaw mang kilalanin ng iba ang aking pagka-apostol,
kayo'y dapat kumilala sa akin. Kayo ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ang iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Kristiyano tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? Kami lamang ba ni Bernabe ang walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ang kawal ba ang gagastos para sa kanyang sariling pangangailangan habang naglilingkod siya? Sinong taong nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi na babatay sa ginagawa lamang ng tao. Ganoon din ang sinasabi ng kautusan. Nasusulat sa kautusan ni Moises, "Huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit ito para mahiwalay ang butil ng palay sa mga uhay." Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos? Hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin kaya yun isinulat. Sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may kaparte sila sa aanihin. Naghasi kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana? Sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral na magandang balita ay dapat kumuha ng ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito. At hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hinga ng tulong. Iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na may pagmamalaki ko. Hindi ngayon nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki. Yan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ang magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita. At ang hindi ko pag-angkin ang karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin inuman. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga Hintil, na hindi saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang Hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ang isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinapahirapan ko't sinusupil ang aking katawan sapagkat baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil.
Ikasampung kabanata. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila, at ang batong yon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. Kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga bangkay. Ang lahat ng mga nangyaring yon ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga diyos-diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom, at tumindig upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa isang araw. Huwag nating susubukin ang Panginoon gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari yon sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya nga, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya bumagsak. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga diyos-diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagat alam kong kayo'y matatalino. Kayo na ang humatol. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kopa ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinuputol-putol ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan kahit na marami tayo, sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang diyos-diyosan o ang pagkain inihandog sa mga diyos-diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo, hindi sa Diyos. At ayokong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Hindi kayo makakainom sa kopa ng Panginoon at sa kopa ng mga demonyo. Hindi kayo maaaring makisalo sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng mga demonyo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa akala kaya ninyo, mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Meron namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman. Ngunit, hindi lahat ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman. Ngunit, hindi lahat ay nakakatulong. Huwag ang sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne, at huwag nang magtanong pa upang hindi magulo ang inyong budhi. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lupa at ang lahat ng naroroon ay sa Panginoon. Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig ninyong dumalo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo at huwag na kayong magtanong pa kung iyon ay pagkakasala ninyo. Ngunit kung may magsabi sa inyo, ito'y inialay sa mga diyos-diyosan, huwag ninyong kainin yon, alang-alang sa nagsabi sa inyo, upang di mabalisa ang budhi.
Ang ibig kong sabihin ay ang budhi ng inyong kapwa at hindi ang budhi ninyo. Ikakatwira naman ng iba. Bakit ang kalayaan ko iahadlangan ng budhi ng iba? Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay na ipinagpasalamat ko naman sa Diyos? Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman, ng mga Hudyo, ng mga Hintil, o ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. Kundi, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyan kasiyahan ng lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Ikalabing isang kabanata. Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Pinupuri ko kayo dahil nahaalala ninyo ako at sinusunod ninyo ang mga itinuro ko sa inyo. Ngunit ibig kong maunawaan ninyo na si Kristo ang nakakasakop sa bawat lalaki. Ang lalaki ang nakakasakop sa kanyang asawa. At ang Diyos naman ang nakakasakop kay Kristo. Ang lalaking nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang may takip ang ulo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakakasakop sa kanya. Ang babae namang nananalangin o nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos nang walang belo ay nagdudulot ng kahihiyan sa nakakasakop sa kanya. Para na rin siyang babaeng ahit ang ulo. Kung ayaw magbelo ang isang babae, magpaahit na siya ng buhok. Yamang kahiya-hiya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok, dapat siyang magbelo. Hindi dapat magbelo ang lalaki dahil siya larawan at karangalan ng Diyos. Ngunit ang babae ay karangalan ng lalaki. Sapagkat hindi mula sa babae ang lalaki, kundi ang babae ang nagmula sa lalaki. At hindi rin nilalang ang lalaki para sa babae, kundi ang babae ang nilalang para sa lalaki. Alang-alang sa mga anghel, dapat magbelo ang babae bilang tanda na siya'y nasasakop ng kanyang asawa. Gayunman, sa paningin ng Panginoon ay kailangan ng babae ang lalaki at kailangan din naman ng lalaki ang babae. Kung nagmula man sa lalaki ang babae, ang lalaki na may isinisilang ng babae at mula sa Diyos ang lahat. Kayo na humatol, angkop ba sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang takip sa ulo? Hindi ba't kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiyahiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Ngunit karangalan naman ito ng babae, sapagkat ibinigay sa kanya ang buhok bilang pantakip sa ulo. Ngunit kung may ibig pang makipagtalo tungkol dito, wala akong masasabi kundi ito. Sa pagsamba, wala kaming iba pang kaugalian, gayon din ang mga iglesia ng Diyos. Tungkol sa mga babanggiting ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakakabuti, kundi nakakasama. Una sa lahat, nabalitaan ko na kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan niyan. Kailangan nga magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino-sino sa inyo ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Anong gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo sa bagay na yon? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang turong tinanggap ko sa Panginoon. At ibinigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat. At pinagpira-piraso yon. At sinabi, "Ito ang aking katawan
na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman, matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito ang bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon, sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya, dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit maihina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo ahatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinahatulan tayo ng Panginoon, tayo'y itinutuwid lamang niya upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan ang inyong pagtitipon. Tungkol naman sa ibang mga bagay, saka ko naaayusin pagdating ko riyan. Ikalabing dalawang kabanata. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pag-aabuloy ang iyong kaloob, mag-abuloy ka ng buong kaya. Kung pamumuno naman, mamuno ka ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin mo yan ng buong galak. Maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magala kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin.
tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin niyo sila at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak at makitangi sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng damdamin. Huwag kayong magmataas. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakaruno. Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal hanggat maaari. Makisama kayo ng maayos sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya niyo yon sa Diyos, sapagkat nasusulat, "Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti," sabi ng Panginoon. Sa halip, gaya ng sinasabi sa kasulatan, "Kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili." Huwag kang magpadaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Ikalabing tatlong kabanata. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umalingaw-ngaw o pompiang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok? Ngunit, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot yon sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiinggitin, mayabang o mapagmataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagtiis, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtityaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa kakaibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at kulang ang kakayahan nating magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ngunit, pagdating ng ganap, mawawala na ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal ng bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit, darating ang araw na makikita na natin ang Diyos ng harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit, darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala niya sa akin. Ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kalabing apat na kabanata. Ang pag-ibig kung gayon, ang inyong pakamithiin. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritwal, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ang nagsasalita sa kakaibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako,
Ang nagpapahayag naman ng mensaheng mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob at sila'y aliwin. Ang sariling pamumuhay espiritual ang pinapaunlad ng nagsasalita ng kakaibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinapaunlad ng nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ibig ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng kakaibang wika. Ngunit higit na ibig kong kayo'y makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa kakaibang mga wika. Maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng iglesia. Kaya, mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa kakaibang mga wika, ano ang mapapakinabang ninyo sa akin? Wala. Makikinabang lamang kayo kung tinuturuan ko kayo ng pahayag ng Diyos, nang nalalaman ko tungkol sa Kanya, ng mga mensaheng mula sa Diyos at ng mga aral. Maging sa mga instrumentong walang buhay, tulad ng plauta at alpa. Paanong malalaman ninyo man kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? At kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Gayun din naman, paanong malalaman ninyo man ang ibig ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan? Para kayong nakikipag-usap sa hangin. Maraming iba't ibang wika sa daigdig, at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit, kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Yamang nananabi kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapaunlad sa iglesia. Dahil dito, kailangang ipanalangin ang nagsasalita sa kakaibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Kung nananalangin ako sa wikang yan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng Espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu lamang, paanong makakapagsabi ng amen ang isang taong naroroon kung hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi? Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espiritual ng iba. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakakapagsalita sa kakaibang mga wika higit kaysa sa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, ibig ko pang magsalita ng limang katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Mga kapatid, huwag kayong maging isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay kung tungkol sa kasamaan. Ngunit sa inyong pangunawa, maging tulad kayo ng matatanda. Ganito ang nakasulat sa kautusan. Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako pakikinggan. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa kakaibang mga wika ay isang tanda para sa mga di sumasampalataya, hindi sa mga sumasampalataya. Ngunit, ang kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay tanda para sa mga sumasampalataya, hindi sa mga di sumasampalataya. Kung sa pagtitipon ng iglesia ay nagsasalita ng kakaibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihin, sira ang ulo ninyo? Ngunit,
kung ang lahat ay nagpapahayag na mensaheng mula sa Diyos at dumating doon ang isang di nakakaunawa o di sumasampalataya, makikilala niyang siya'y makasalanan. Madarama ang kanyang tunay na kalagayan at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos at sasabihin, talagang ang Diyos ay nasa inyo. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng iyon, mga kapatid? Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may naghahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa kakaibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng iglesia. Kung may magsasalita sa kakaibang mga wika, sapat na ang dalawa o tatlo. Hali-halili sila at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Ang kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay dapat napipigil ng tumanggap ng kaloob na iyon. Sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan, kundi sa kaayusan at kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Ang mga babae ay kailangang tumahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung meron silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiyahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Inaakala kaya ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos? O kayo lamang ang tumanggap nito? Kung inaakala ninyo man na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Kaya, mga kapatid, gawin ninyong hangarin na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ngunit, huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa kakaibang mga wika. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. 15 Kabanata. At ngayon ipinapaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang turo na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ayon din sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol na sama-sama noon. Saka huli-huli ay nagpakita rin siya sa akin. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahunan. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol. Na hindi ako karapat dapat tawaging apostol. Sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol. At hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Naghihirap ako ng higit kaysa kanino man sa kanila.
Subalit, hindi ito sa sarili kong kakayahan, kundi sa tulong ng Diyos. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin at ito ang pinaniwalaan ninyo. Ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay? Kung totoo yan, lilitaw na hindi muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ng aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Kung ganon, lilitaw na kami mga sinungaling na saksi ng Diyos dahil pinatotohanan namin na muling binuhay ng Diyos si Kristo. Ngunit hindi naman pala. Kung talagang walang muling pagkabuhay ng mga patay, kung hindi bubuhaying muli ang mga patay, hindi rin muling binuhay si Kristo. At kung hindi muling binuhay si Kristo, kayo hindi pa nahahango sa inyong mga kasalanan at walang katuturan ng inyong pananampalataya. Hindi lamang yan. Lilitaw pa na ang lahat ng namatay na sumasampalataya kay Kristo ay napahamak. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating ang muling pagkabuhay sa pamamagitan din ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama, pagkatapos niyang malupig ang lahat ng paghahari, pamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang papailalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa lahat. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagpapabautismo ng mga tao para sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhaying muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? At bakit pa kami nalalagay sa panganib sa lahat ng oras? Walang araw na di ako nabibingit sa kamatayan. Mga kapatid, sinasabi ko ito sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Kung ang pakikipaglabang ko sa mababangis na kaaway sa Epeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapala ko? Kung hindi rin lamang bubuhaying muli ang mga patay, mabuti pa isundin natin ang kasabihan ito. Kumain tayo at uminom, sapagkat bukas tayo'y mamamatay. Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama'y nakakasira ng magagandang ugali. Magpakatino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo'y mali ang pagkakakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Ngunit may magtatanong, paano bubuhaying muli ang mga patay? Ano ang magiging uri ng katawan nila? Hangal. Hindi mabubuhay ang binhing itinatanim hanggat hindi iyon namamatay. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi, tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi. Ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing yon ayon sa kanyang kagustuhan. Bawat binhi binigyan niya ng angkop na katawan. At hindi pare-parehong laman ng mga nilikhang may buhay. Ibang laman ng tao,
iba ang laman ng hayop, iba ang sa mga ibon, at iba sa mga isda. May mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Iba ang gandang panlupa at iba ang gandang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. At iba rin ang liwanag ng mga bituin. Sapagkat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at mahina ng ilibing, maganda't malakas pag muling nabuhay. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ganitong sinasabi sa kasulatan, ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit, hindi nauna ang panlangit. Ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha siya sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit. Kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaaring magmana ng buhay na walang hanggan. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay dapat mapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yamang alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ikalabing anim na kabanata. Tungkol naman sa tulong para sa mga kapatid sa Hudea, gawin ninyo yon ayon sa sinabi ko sa mga iglesia sa Galacia. Tuwing araw ng Linggo, magbukod na ang lahat ng isang bahagi ng kanyang kinikita at ipunin yon upang huwag nang manghingi ng abuloy pagpunta ko riyan. Pagdating ko riyan, bibigyan ko ng sulat ang mga taong pipiliin ninyo upang magdala ng inyong tulong sa Jerusalem. At kung kailangan pumunta rin ako, sasama ako sa kanila. Pupunta ako diyan pagkagaling ko sa Macedonia. Sapagkat binabala kong dumaan doon, magtatagal ako riyan at maaring diyan ako magpapalipas ng taglamig upang matulungan ninyo ako sa susunod kong paglalakbay. Kahit na hindi ko pa alam kung saan yon, ayokong ako'y dadaan lamang dyan. Ibig kong magtagal ng konti kung loloobin ng Panginoon. Titigil ako sa Epeso hanggang sa araw ng Pentecostes dahil may magandang pagkakataon dito para sa paglilingkod kahit na maraming humahadlang. Pagdating dyan ni Timoteo, ipadama ninyo ang inyong pagtanggap sa kanya upang mapanatag ang kanyang kalooban. Sapagkat siya'y tulad kong naglilingkod sa Panginoon. Huwag niyo siyang hamakin. Sa halip ay tulungan ninyo upang makabalik sa akin ng mapayapa sapagkat tinihintay ko siya kasama ng mga kapatid. Tungkol naman sa ating kapatid na si Apollos, kinausap ko siyang mabuti na dalawin kayo kasama ng ibang mga kapatid. Ngunit hindi pa siya makakapunta ngayon
saka na siya dadalaw sa inyo kapag nagkaroon ng pagkakataon. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. Ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo ng may pagmamahal. Mga kapatid, alam ninyong ang sambahayan ni Estepanas ang unang nakakilala sa Panginoon sa Akaya. At itinalaga nila ang kanilang sarili sa paglilingkod sa mga hinirang ng Diyos. Nakikiusap ako sa inyo na kayo'y pasakop sa mga tulad nila at sa sino mang kasama nilang nagpapakahirap sa paglilingkod. Nagagalak ako sa pagdating ni na Estepanas, Fortunato at Akaiko, sapagkat ginagawa nilang hindi ninyo magawa para sa akin. Silang nagpasigla sa akin, gayon din sa inyo. Pahalagahan ninyo ang ganitong uri ng mga tao. Kinukumusta kayo ng mga iglesia sa Asya. Kinukumusta rin kayo ni na Aquila at Priscilla at ng mga kapatid na nagtitipon sa kanilang bahay sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta rin kayo ng lahat ng kapatid dito. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Ako mismong si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito. Sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranata, sana'y dumating ka na, Panginoon. Sumainyo nawa ang pagpapala ng Panginoong Hesus. Sumainyong lahat ang aking pagmamahal sa pangalan ni Kristo Hesus.